Patok ang isang bagong bukas na Korean resto sa Dolores, Quezon. Pasyalan natin yan kasama si Mary Jane Dihoya. Korean taste ba ang hanap mo? Usap-usapan ngayon ang first ever samgyupsal ng Dolores, Quezon, kung saan karamihan sa side dish ay ani mismo sa bayan ng Dolores. Dahil nga trending ngayon ang BTS na iniidolo ng maraming kabataan na kung tawagin ay armies, gustong-gusto nila na ma-experience ang mga food delicacy sa Korea. Kaya naging isang idea ito para sa mag-business partners na si Mr. Lux Mendoza at Ms. Delay Gravador na mag-establish ng isang Korean restaurant na magbe-benefit mismo sa mga Doloresins. Ayon sa mga owners ng nasabing resto, ito ay dedicated for the community. Sapagkat alam nating lahat na madaming tao ang nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Isa din sa kanilang goal na makapag-employ ng ilang mga tao na isang malaking bagay na para hindi na lumabas pa ng bayan upang doon magtrabaho. Bukod pa dito ay makatutulong din ang resto na ito sa mga nagtatanim dahil sila na mismo ang bibili ng mga agricultural products na ginagamit nila bilang side dish. Isa pang kagandahan sa resto na ito ay kahit limitado ang edad ng mga maaaring mag-dine-in dahil na nga sa IATF restrictions, ay nagdi-deliver sila doorstep in Dolores. Kahit senior man o bagets ay maaari pa ding i-enjoy ang sarap ng Korea, gayon din ay bumubuo ito ng interaction at bonding sa buong pamilya. Ang isang naging hamon sa pagtatayo ng resto na ito ay ang kakulangan sa supply ng ilang pangunahing ingredients tulad ng karne. Ngunit ito ay tinake nila bilang challenge at the same time ay tinake nila as positive sapagkat ito ay nagbigay idea sa mga tao na isa potential business ang mag-supply ng karne sa restaurant. Mula dito sa Dolores, Quezon, Mary Jane Libit-Dihoya para sa Eagle News. We live in interesting times.